Hello guys, good morning, and we are still here in Taiwan. And for today's video guys, we are going to start the Taiwan 3-day pass. So kung nagbabalak kayo at hindi nyo alam kung worth it ba or hindi ang 3-day pass, we're gonna check based on our itineraries for 3 days. So actually nakuha na namin yung 3-day pass namin kahapon, and we've decided na parang today na lang siya gamitin para hindi sayang, kasi kahapon medyo late na kami nagising. Pinikap pa namin siya sa Taipei Main Station, and then we've decided na yung itinerary dapat namin kahapon i-move na lang sa ibang araw, kasi meron pa naman kaming enough days na mag-tour. So ngayon, medyo okay yung panahon kasi kahapon maulan, kaya wala talaga kami nagawa. We are going to our first stop na kasama dun sa 3-day pass, which is Maokong Gondola and Taipei Zoo. So yung 3-day pass kasama nun is only ride sa MRT. So ang gagawin namin from Ximending guys, pumunta tayo ng MRT station. Tuturo ko sa inyo kung saan yung papunta ng Maokong Gondola. Time check muna tayo. It's 9:50 AM and ang temperature ay 14 degrees Celsius. So ito na guys ang entrance and exit 6 ng Ximen Station. Tapat na lang yung Rainbow Pedestrian dito sa Taipei. Dito sa Ximending. Daanan siya guys actually ng sasakyan. So be careful. You have the time na mag-picture kapag naka-red stop. Okay, again, kapag nasa ibang bansa kayo, huwag maging pasaway. You need to follow the rules and the culture na meron sa isang bansa. And I, thank you. Okay guys, so we are now here sa Ximen Station. And we are going to use the 3-day pass. Again, it is an only ride. Going to anywhere you want, basta MRT. Hindi siya pwede sa TSR at saka HSR. TSR? TSR ba? TSA? TSR. So let's try to tap. Tap mo. Ikaw muna nga. Go. Ay, pwede. Okay, so check muna tayo ng map train information para tulong ko sa inyo guys kung paano papunta doon sa sinasabi natin. So ganito ang gagawin natin. So nandito tayo. You are here sa Ximen. Ride tayo ng blue line going to brown line. Pababa kayo ng Songzhou, Fukseng. Kuha ko yung accent yun, no? Tapos, interchange lang kayo, guys. Ng brown line, itong pupuntahan nyo. Yan. And bababa kayo sa pinakadulo, which is yung Taipei Zoo. Arrived here sa Taipei Zoo Station, and as you can see maraming masyadong bagets. Pili ko Taipei Zoo yan, pero ang gagawin kasi natin unahin natin ang Maokong Gondola, tapos pagbalik natin doon tayo magka Taipei Zoo para yung mga tao is papunta pa lang ng Maokong, kami pabalik na, and we'll see kung maraming pila sa Maokong. Once you get here guys sa Taipei Zoo Station, just take the exit 2. Ayan, kalagay naman Maokong Gondola. And ayan siya, papakita ko sa inyo para hindi kayo maligaw. Just follow the signs. Guys, yung mga tao nandun sa exit ng Taipei Zoo. Tapos dito kami sa exit ng Maokong Gondola. And guys, so from the exit 2, maglalakad lang kayo ng mga 5 minutes lang siguro. Actually, 5 minutes, hindi kayo mamadali. Going to that building. Yan na yung Maokong Gondola. In fairness guys, malamig. Kaya hindi nakakapagod maglakad. And I think yung mga preferred ng mga tao guys, mga turista, is unahin ang Taipei Zoo, and then doon na sila sasakay sa Taipei Zoo South Station, paakyat ng Maokong. So mamaya ang gagawin namin is Maokong muna kami, tapos pabalik, saka kami magka Taipei Zoo. Doon na kami papasok, actually sa exit mismo. Then dito na kami lalabas sa mismong entrance para sakay na agad ng MRT. Mindset ba? Mindset. Kinihingol. Wait. Halapit ko na. Hala. 1 minute pa lang ako naglalakad, pero kinihingol na. And option nyo guys, kung tamad kayong maglakad or hindi nyo alam yung pupuntahan nyo using the MRT, pwede naman kayong mag-taxi, Uber, and bus. Actually, kung alam nyo guys yung magiging bus route ninyo, I think bababa na kayo mismo dun sa tapat ng Maokong Gondola Station. Ayan na guys.
malaking building. Ay, mag-elephant crawl. So, piling ko after nito, pahinga. Ang maganda lang dito guys, pag mga month ng January, siguro until March, malamig. Kaya kahit maglakad kayo na maglakad, go lang. Nakakahingal, yes. Napapansin nyo naman. Hinihingal ako, pero... pero worth it. So again guys, welcome to Taiwan! And then guys, we are approaching Maokong Gondola Station entrance. Pasimple. And guys, pwede kayong mag-taxi. Ayun ang bus. Taxi na. Yan. Mag-taxi na lang kayo kung ayaw nyo. Pero masarap din mag-train. Oh. Pero masarap din mag-train guys kasi para ma-experience nyo rin. Kaya basahin mo ka. Basahin mo ka kung paano mag-pass doon sa booklet. Hindi ka dala. Ay, bakla ka. Girl, bawal daw yung hinihingan sa bakla. Bakla ka. Ayan, pakita natin kay kuya. So guys, kung hindi nyo alam, okay na naman magtanong. Wala namang masama sa magtanong, lalo na kung hindi nyo alam yung gagawin nyo. Mas maganda magtanong kaysa mamali yung inyong mga gagawin. How about this one? Upstairs, change ticket in the counter. Four? Fourth floor? Thank you. So, katulad yun guys, you need to go to the fourth floor para ipakita sa counter itong mga card ninyo. And then, papapalitan nila ng ticket. So, mamaya ako kukwento para sure na sure tayong kung ano mangyayari. Ay, nagmamadala. Bakla dyan tayo, piling ko magkakaaway. So, ganun lang nila. Bakla bilisan mo yung mga ganun. Okay guys, nag-try kami ng photo booth dito sa Maokong Gondola. Ayan, tapos pipili kayo ng mga design. Kaya and then, may option. Ayan guys, oh. Tatlong shot. Don't forget, tatlong shot. Pero pipili lang kayo ng pinakamagandang shot. Okay? Isang shot lang, no? And isang shot, tapos isang background. Tapos best shot nyo na. Boga, maganda. Sa maka-action star dyan. Sa jacket. Kapag nagpapalit na kayo or pinakita niyo yung inyong mga card, dalawang ticket, round trip na siya. Makakamada pa ako dito. Guys, itong pila pala namin ngayon is dun sa glass cable car. Lumipat kami ng pila kasi akala namin mali kami ng pila. So yung pupunta nyo sa Maokong Gondola guys, kapag gusto nyo ng glass cabin, dito kayo pumila sa pila namin. Pero kung gusto nyo ng standard is dito kayo sa kabila. Okay na yung dalawa tayo. Okay guys, so nakasakay na kami, pero unfortunately, hindi siya... May tumutunog. Hindi siya crystal cable car. Tama ata sana yung pinilahan namin for the crystal cable car. Tapos lumipat kasi kami, nung nakikita kong parang may mga dumediretso na. So parang standard cable car ang pila na pala yun. So yan, ayan ang ending. Dahil nagmamadali kami at gusto namin makasakay. O, ang ending, standard cable car. Pero, oh, solo namin! Solo namin ang cable car, guys. Ayan, this is the view. Ayan, tapos ayan yung view akyat. In fairness, hindi siya mahangin, pero malamig. Malamig yung upuan, malamig yung, ayan, yung sandalan. Kung may fear of heights kayo, siguro sa gitna na lang kayo pumuesto. Hirap yung cable na. Parang medyo nakaslant lang yung cable. Hirap siya. Parang nakakatakot. Girl, and oh. Oh! Ah! Enchanted! Zipline! Itong Maokong Gondola guys ay may apat na station. Yung sa una, yung Maokong Gondola mismo, ang second station niya is Taipei Zoo. Ang third is parang temple guys. Tapos yung fourth station, yung last station is yung Maokong Gondola station. Since na 3-day pass tayo, Maokong Gondola muna tayo, which is kasama na itong round trip ticket. Sa Maokong Gondola kasi parang malaking lugar siya, so wala siyang mga entrance fee. So ang binayaran mo sa 3-day pass actually itong cable car. Tapos pagpabalik namin, doon kami magbababa sa second station, which is yung Taipei Zoo. Ayan guys, ang view. Wala pa tayo guys sa second station ha. So I think this ride will take an hour. No, parang hanggang 30 minutes or 20 to 30 minutes. Ang gandang view. And the weather is so nice guys. Hindi maulan pero malamig. It's about 14 degrees Celsius.
Say hi to my vlog. This is Shane, hi, guys. Vlog. Dito tayo magpa-podcast, ganyan. So, guys, si Shane, first time niya dito sa Taiwan and first international yes. travel niya. And let's congratulate her! Yay! Share ko na rin yung kanyang IO experience. So, kung kayo, guys, medyo hesitant kayo at natatakot lumabas ng bansa because yung mga naririnig nyo regarding IO experiences, well, ito ang papatunay, partida walang trabaho. Walang trabaho, guys. Baka may ma-opening kayo, guys. VA, work from home. Ayan. Kunin nyo na siya. Dito ang sakit. Kunin nyo na siya, guys. Pero yon. Kung mga VA kayo, tapos regardless kung may trabaho kayo or wala. Ito. Ito na yung ano. Patunay. Patunay. Yan. Walang work. Wait, anong station to? Ay, hindi. Hindi siya station. Parang ano lang. Siguro pag may mga maintenance or may nasira. Dito ang pwedeng pinakamalapit na bababa. Kaya pag may na-high blood. pag may na-high blood, ito biglang ano, sumusuka. Yan. So anyway guys, going back, sa mga gusto lumabas na mga VA dyan or walang trabaho, sabihin natin unemployed or nag-resign bigla or yung ano, tinanggal. Siyempre. Sa mga nagpapahinga, gusto lang magbakasyon, ito yung papatunay guys na pwede kayong makalabas. Ang mga requirements nyo lang is huwag nyo kakalimutan magdala ng bank certificate kasi nga wala kayong COE, wala kayong ITR, wala kayong business, let's say, and wala kayong ibang proof na pwedeng ipakita kundi yung bank statement or bank certificate para may proof kayo na kaya nyong gumastos dito sa Taiwan. Yun yung pinaka document na pinakita niya para makalabas siya. And ano nga ulit yung mga tanong sa'yo? So, ang unang tanong sa kanya is? Anong gagawin sa Taiwan? Anong gagawin sa Taiwan? So, syempre, bakasyon. Tapos... Tapos, pinapicture na ako. So, akala ko, push na yon. Sabi ko, ay, ang bilis. Siguro akala niya mayaman ako. Ayan. Parang ang yaman mo ka dyan. Parang ikaw may-ari ng Mongola. Ay, Mongola. Mongolia tsaka Gondola Pilipinas. Parang ikaw may ari ng ano, Maokong. Para kami lupain dyan guys. Ay girl. So, after nung tinanong ka, tapos pinapicture, anong next na tanong sa'yo? Sabi niya, kahingi ako ng return ticket, tapos ako na yung COE, tapos doon ako parang ay patay. COE, tapos company ID. So, sinabi mong unemployed. Sabi ko, I'm currently unemployed. Tinanggal kasi ako ng char. Unemployed? Tinanggal kasi ng isang cops. Sabi ko, ano, unemployed kasi yung client ko nag-pull out this January lang. Tapos sabi niya, may bank statement. Sabi ko, yes. Tapos sinabi ko yung bank statement. And then, sabi niya, yung panggastos mo sa travel, dito makukunin sa bank statement. Dito sa bank na to. Sabi ko, hindi, may other account pa ako. Tapos sabi niya, may credit card, sabi ko, meron. Tapos kinuha niya yung credit card. Pero chinek niya lang yung name. So, no need lang sa, ano, statement. We are now here sa Taipei Zoo South Station. And as you can see, guys, walang tao. Pero mamaya, dito tayo bababa to go to Taipei Zoo. So again guys, sa mga nagbabalak magbakasyon, mag-travel abroad, kung first time nyo, huwag kayong kakabahan, lalo na kung talagang magbabakasyon lang naman kayo at hindi kayo magti-TMT. So yung mga immigration officers natin sa Pilipinas, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Kasi ako guys pala, nakakailang ano na ako, travel. So ang tinanong pala sa akin ay kung kailan yung balik ko at kung nag-work ba ako sa government. Sabi ko lang, sa ganitong date ako babalik and sa ganitong company ako nag-work, wala nang hinanap sa aking ID or IDR. So kasi nga, siguro nakatulong din yung ano, marami natatak yung passport natin po. So, pag first time, unemployed or hindi, basta make sure na kompleto yung documents. And, tips ko na lang din, hindi nyo kailang i-print lahat. Sa kanya, ang gawa lang, lahat naka-digital. So, soft copy. Ang pinaka-hard copy niya lang ay yung bank cert. O, diba? So, hindi siya, ano talaga, hindi siya required guys na i-print nyo lahat. Kasi, parang red flag pa nga siya kung napakadami yung papel or documents na dala. Tapos, huwag kayong kakabahan. Kasi, while nasa line guys, kung mapapansin nyo yung mga immigration officers, nagpo-profiling na yung mga yan. Kung sino yung mukhang kinakabahan, pinagpapawisan, kung sino yung hindi mapakali. So, ang gawin nyo lang, kung grupo naman kayo, magkwentuhan lang kayo. Kung mag-isa ka, tawa ka lang mag-isa. Baka naman hindi ka mapaalis ng dito. Tsaka hindi ka napaalis kung tumatawa ka mag-isa. Nasa katinoan. May kausap, no? May ghost friend. I know you're waiting till the morning comes my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. Put you so many times, the one on look back. Tell my friend your heart, what I feel inside, it burns.
now guys, we are approaching the third station. It is the Zinan Temple Station. So kung gusto nyo rin bumaba dito guys, go, baba kayo. So guys, kita nyo, sobrang fog. Para tayo pupunin ni Lloyd. Guys, langit na po. Okay guys, so nakikita nyo sa background natin, akala ko ano lang, hindi nag-a-adapt yung camera, yung phone. Pero guys, sobrang foggy. So ayan. And guys, so look at my background. So we are now heading sa last station, which is yung Maokong Gondola. Ay, lamig dito, girl. Ito yung lamig sa labas. Lalo. Nasa foot mo kasi yung ano. Huwag ka nalapit. Ay, girl, pwede ka umutot. Baka huwag ka nalapit. Umutot pa. Charot lang. Ay, ano. May event pala. Pwede, pwede ka kumain dito sa loob. Bawal. Sabi dito. Ay, mga naman. May rules. Yeah. So, guys, ito pala. Notice for traveling by gondola. Each cabin can accommodate 8 passengers only. Siguro pag mahaba yung pila, 8, up to 8 passengers. 7. Okay. Eight. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakto, wala masyadong pila. Pakita nyo naman. So, dalawa lang kami. So, inside the gondola cabin, do not stand. Lean against the door. Please do not rock the gondola. Please keep your hands, legs, or belongings away from the doors. Except for drinking water. Ito guys, ito yung mga karamihan sa mga problema ng turista na hindi sila aware. Do not smoke, eat, or drink in the gondola cabin. Do not breathe. And of course yan, please do not throw objects from the window. Kasi may opening dito guys, yung window, para may fresh air pa rin nakakapasok. At saka yan. Tapos ito, sa seat meron siyang butas. So yung lamig pumapasok. And then... Ay, napagod. Nag-vlog. Bumabawi ng kininga mo. For operational reasons, the gondola may accelerate. Oh, accelerate, wag kayo. Dire-direcho. Or decelerate or stop at any moment. So please do not panic. Ayan. And last but not the least, in case of an emergency, syempre wag naman, please press the button of the emergency intercom. Where is it? Ito. Ay, ito pala. Ito lang siya guys. So huwag niyong pipindutin yan. Yung emergency. May tumutulog. Wala. Ito, kung itong tulong na sa'yo. Ayan o. Ay. Ipagkat. Baka yung moist. So, wag na wag niyo pipindutin yan, guys. Ang tingin sa emergency. O, di ba? Na-violate agad. Pinatayo ko. Ayan. So, please do not press that one. Lalo kung may mga bagets kayong kasama, guys, na malikot yung kamay. Kasi baka, syempre, for emergency purposes yan, baka lahat mag-stop. Syempre, damay. Baka pagbabaan nyo, guys, may dami nag-aabang sa'yo. Ayan. This is it, guys. We are here. Sa kakadaldal natin. We are here in Maokong Gondola. Can we go out na? Yeah. Google, baka biglang bumalik ako. Thank you. Oh my. Ang lamig, guys. Nung hangin. Talaga mapipil niyo. Mapipil niyo. Actually, kala niyo lang, guys, mataba ako. Pero, di na. Nagkwento. No comment ka. Iiwan kita dito. Nagugutom niya ako. Ensure yung bagets. Sa katikot. Ay guys, may convenience store dito. I think malawak tong Maokong Gondola. Nakita ko sa YouTube na maraming restaurants dito. Hidden gem ng Maokong Gondola. Malamig dito. Kasi since nasa bundok tayo, huwag kayong mag-inerte. Hindi naman kayo mag-judge kung talagang naka-winter clothes kayo. Mga Pinoy lang na may mga judgmental. And since naabutan na kami ng lunch time dito guys, hindi pa kami actually nagbe-breakfast. Time check, 11:40 a.m. pa lang. Ang lamig. Welcome guys to Maokong Gondola. Welcome to Maokong Gondola, Taiwan! Ayun yung sausage store. Ito yung ice cream, tea house. Ayan ba? Alam mo alam dito. Wait. Taga dito ko. Taga dito ka. Ayan, nakikita ko kasi may picture ng sausage. Kung gusto niyo magtry ng sausage, ayan. Ang ilim mag-ganito.
Ikaw, ikaw mag-isa. Ikaw mag-isa. Bloopers. Shadow Marty, guys. Here ka, may dugo ako sa ulo. Okay guys, so we're gonna try some food na meron dito sa mga panggantola. Ayan guys, oh, mga sausage, mga tusok-tusok. Look at this, oh. Yeah. So isa to guys sa mga restaurant dito na paglabas nyo ng Maokong Station, ito agad makikita nyo. Pwede guys mag-dine-in sa loob. Pwede guys mag-dine-in. So maraming lamesa sa loob. So we're gonna try some. Tapos guys, oh, may barbecue, may tofu, may squid, tapos may sausage, grilled cuttlefish ball. Ayan. Umusok yung hilinga ko guys. Ayan si Auntie. Mababait yung mga tao dito guys. Sabi ko nga sa inyo, may mga Pinoy lang talaga na medyo siguro very sensitive. Masigaw ang feeling nila matatari na dito. Well, ganun sila makapag-usap guys. So we need to adjust. Parang sarap. Fried egg scallion pancake. Guys, a fried egg scallion pancake. Hello, Auntie. Can I get one? Nag-lunch na tayo. Tapos meron dito, guys. Maokong delicious food. Pili na kayo. From Maokong Station. Ayan lang. Ito lang siya. Nakikita nyo na. Ayan. Pak. So guys, this is our second day here in Taiwan, pero first rice ever namin. Ngayon na kami nakapag-rice. Promote mo na. So guys, for Army Jan. Double XL. Tiny Tan, BTS. Ayan. Pero kasarap, girl. Limis ko yung rice na ano. Gano'n to? Para makwenta ko. Hindi, girl, wala kang babayaran. Okay, dito. Okay, dito. Oh, no. Order pa ako. Thank you. So, kung try tayo ng barbecue, guys. Ayan, pork, chicken. Wait, masarap. Ito, guys, chicken skewer. Masarap. Tapos, let's try the squid. Ilam ba na squid? Mas masarap pato doon sa Taipei Main Station. Squid din yun, di ba? Dry yun doon, no? Madry. Pero dito, guys, sarap yung squid. Try natin with rice. Knowing na nandito kayo sa tuktok ng bundok, syempre, di ba, katulad mo sa atin, pag mga tourist destinations or tourist spots, yung mga shops around that area, mahal. Pero dito, I think, parang mura lang siya. Worth it, plus, nasasarap. Kasi, mukbanger, ganun pala. Sakto, nagmukbang na. Hindi na travel vlog. Kasi yung mga ito restaurant na available na kita kami. Yung rice na may tea, chicken na may tea. Guys, parang favorite nila itong sausage. Sarap. Very light and smoky. Very light and smoky. Ginaya. Pero masarap siya, guys. Alam niyo ba, ngayon ko lang natikman to sa Taiwan. Hindi ako masyadong nagpo-food trip actually. Pero ngayon ko lang na experience. Ang sarap, guys. Kaya magpapalibur. Sarap at yung... At saka very light flavors, pero malasa. Ganito, guys, dapat yung mga pinapalo niyo mga food vlogger. Yung mga hindi bayad, yung mga hindi scripted, yung mga sasabihin. Honest feedback, at saka review na lang based sa experience. Masarap ang food dito sa Taiwan. Actually, wala pa akong natikman na hindi masarap. Oo nga. Parang wala pa kami natikman na hindi masarap. Even the bread, grabe no. Parang quality plus yung mga bread talagang freshly baked. Or I think, panlasa ng Taiwan. Pasok na pasok sa panlasa namin. Makakarami ako ng sausage. Kapag nagtatravel kayo, since napagplanuhan nyo siya, napaghandaan, huwag nyo nalang i-convert yung mga prices. Basta kung gusto nyo, go for it. Misalan lang naman yung mga experience na ganito, lalo na sa mga first time talaga. Enjoy the moment. Kainin nyo lang kung ano yung mga gusto nyo kainin. Kasi nandun nga kayo, nag-vacation kayo para makapag-unwind, makapag-relax, and at the same time, ma-experience nyo yung mga attractions, yung mga food.
So we are done. And tinire tayo ni Shane. Thank you, Shane. In fairness, masakit na yung malikod ko. Bakit? Lamig. Masakit na yung likod ko sa lamig. Parang magpapamassage tayo. Tapos titikim tayo ng Taiwan sausage. Sa ibang branch na. Sa ibang branch. So guys, we are done sa ating brunch. Nakita nyo naman yung food natin. Amazing. Sobrang sarap, guys. May group kasi kami sinalihan sa Facebook. Tapos yun yung mga nagbibigay ng mga tips and experience nila dito sa Taiwan. May nakita ko one time na may nabasa ako na parang dito nila bet yung sausage dito. Well, siguro depende na rin yung sa palasa nyo, guys. And pasok sa amin yung palasa ng Taiwan. Ito yung sa itong picture dito. Ay, ang cute! Ganda dito, guys. This is the view. Sobrang lamig. 10 degrees Celsius up here. Good cherry blossom pala to. Good cherry blossom. Hindi sa mga cherry blossom pero so guys, if you want a perfect spot na mag-video or picture, ayan, dito. Dito lang yung station. Dito lang sa gilid. Ayan guys, so nakikita nyo sa likod. Cherry blossom yan. Medyo konti pa lang. Pero mas maganda yung pag talagang ano na. Tabi muna tayo. So guys, again, daanan yan. Huwag kayong pakalat-kalat. Tingin-tingin din kayo. Tapos may bus station dito. Ayan o. Oh. Dito, picture spot din. Kung gusto nyo. Guys, this travel here in Macau is brought to you by Poishan. Sobrang lamig. Parang kami kasi yung Poishan. Guys, first time kasi dito. First time ko dito. Siyempre, first time din ni Shane. And maganda pala. Maganda pala dito. So, ito yung mga, tumingin na lang ang mga directory dito. Kung ano yung makikita ninyo. Ayan, marami pala siyang restaurant, guys. Mga tagu-tagu siya. Actually, malawak tong Maokong. Kung balak nyo mag-Maokong tapos hindi pa kakumakain, well, pagdating nyo dito, maraming kainan. Itong mga to, may mga sausages dito. May dessert cafe. And yung ice nandito cream. Yung ice cream, guys. We're gonna try that. Tapos dito may mga taxi. Kung hirap na kayo or nagmamadali kayo to go to your next destination, here, taxi. May bus stop. Hindi ko na alam yan. Kayo na bahala. Basta ang mahalaga, kumain kami. Nakapagpa-video na kami. Pero yun, masarap ang feeling. Ano na, may cherry blossom. Ayun. Oo. Bakla baka bugambili lang. Uso pa yung bugambili dito. No? Ah, pwede nga pala. Kung gusto nyo guys, mag DIY. Punta lang kayo sa bakura ng kapitbahay niya. May bugambili doon. Sabihin nyo cherry blossom. Ano, ito guys, may tea house, coffee. May ice cream dyan. May ice cream dito. Ngayon magkakasin guys. Pili na lang kayo. Ito guys, so ang ganda. Dito. Pili na lang kayo kung saan nyo gusto. Kung anong flavor. Hello. How much? Yeah, 90. Yeah. So, and a flavor guys, Maokong Oolong, Baojong Tea Ice Cream, Vanilla and Mixed Ice Cream. What's our best seller? Best seller, Oolong Tea. Oolong. Yeah, this number one? Yeah. Number one? Yeah. Yeah. Can I have one? Yeah, sure. Okay, the kuya guys. So. We have coffee latte. And si auntie. Americano. Americano, yeah. Yeah. Okay, kuya, thank you. Thank you.
They're so friendly, nakakatawa. Welcome to Mao Kong Yang Thai. There you go. It's a big one. Thank you, auntie. Thank you. And this one, guys, look. Hold it. And guys, so nagbigay si auntie ng cup kung may ka-share kayo. Di ba? Ang bait. Guys, I love Taiwan na. 90 NTD, guys. Ang cute. Ang cute niya. Oh. Ulong ko. Hi guys, this one, look, they have yung cat cookies. Oh, sino yung cookies? Ano? Masarap, diba? Masarap. Parang natikman ko na tong flavor na to. Hindi siya. Kaya nga eh, parang nalasaan ko na siya before. Kailangan siya. Galing nito. So, ano na flavor? Ako iniisip ko pa, alam niyo na. Very light, hindi siya matamis. Saktong-sakto. For sure, hindi sasakit yung lalamunan nyo kung may mga sweet tolerance. 5 hours later. Guys. 5 hours later. Guys, wala na ako. Siguro, yung spending time ninyo dito once you get here sa Mao Kong Station, siguro mga 2 to 3 hours. Kasama na din yung kung gusto nyo kumain. So, we need to finish this kasi. Parang ang laki ng sakop ko ah. Pinausog ako, kala ang laki ng sinakop ng likod ko. Parang gusto mo naman dito, girl. Mag-aakit na lang ng mag-aakit ang mga bundok. Madami. Nakita ko doon yung directory. Sige, yun yung target natin next. Kahit hindi tayo mag-ano, Snow Mountain. Mag-ibang ano tayo. Mga parang provinces nila na bundok yung view. We're nature lover, you know. Pero food vlog yun. Nature lover, boy. Kidney lover. Wala, piling ko kung may vlog tayo. Puro food, iba't ibang bansa. Kaya siguro no, kahit di pa tayo sikat, kasama ko sa food vlog, food vlogger, nagtatry ng mga food, iba't ibang bansa. Ay, mukha yung sikat tayo. Tara sa India, girl. Mga prong doon. Uy, gusto ko yung food nila. Ito ko na kayo. Bumawi. Hindi ko siya maubos, girl. Girl, i-reason mo. 30 NTD na. Post ka lang sa Taiwan Tabis. Guys, kung sino nandito na Pinoy, hindi ko siya makuubos. Kung gusto niyo matry, pwede kayo. Baka baka mabash ko. Sabi mo, minamalik mo sila. Wala silang budget. Guys, looking for joiner. Guys, looking for joiner na makakaubos nito. Hindi namin kaya ubusin. Kasi marami siya. For 90 NTD. Hindi worth it, oh. Sana may option na maliit lang, no? Sana may, oh nga, no? Kaya may small. Okay guys, so we are done here sa Mao Kong. I think you need to allot at least 3 to 4 hours talaga kapag nandito kayo. So yan, ang gagawin natin, ito ulit yung Mao Kong Station. And then magka-cable car tayo going to Taipei Zoo. And yung round trip natin na Mao Kong Gondola kasama sa 3-day pass. And then yung entrance sa Taipei Zoo is kasama din. Dito lang pala sa bunga guys. And agad bilihan ng ticket. Saan yung gusto? Pero ang gagawin kasi natin, may ticket tayo na round trip. Pabalik na tayo. Ang lamig! Ito guys, yung ticket natin. You need to make sure na tago nyo yung isa, pabalik. Ayan guys, make sure na alam nyo kung saan kayo pipila. Ito yung crystal cabins, yung blue, regular cabins, which is doon kami namali kanina. So tama pala yung sinakyan namin guys. Since nagmamadali kami, lumipat kami doon sa regular cabins. Ay guys, pwede rin pala kayo magpaabot ng gabi dito. Tapos mas maganda yung view kasi mga city lights na yung makikita nyo. Pero yun nga lang, wala na masyadong view actually, puro lights. This line is for the crystal and then line for the regular. So ang gagawin natin, bababa tayo ng... Since galing tayo ng Mao Kong, sa third station yung babaan natin, which is the Taipei Zoo. And then we're gonna see you guys later kasi na nakita nyo naman yung view natin going up here. So hindi ko napapakita sa inyo yung pabalik. And we're gonna see you sa Taipei Zoo. And umahaba na yung pila sa Crystal Cabin. Nice, Mao Kong.